Hi guys, marami pong salamat sa pag-click ng video na to. Ngayon po ay ating re-review ang product na Cetaphil. Okay? So, itong product na to is na-try ko na dati. So, bibigyan ko lang kayo ng update sa product na nagamit ko na dati. Review, comment, suggestion, anything. So, itong Cetaphil, ito is for the sensitive skin. So, basically, ano siya, product siya for the skin na para sa mga sensitive na balat, yung mga, alam mo yun, yung parang lagi nang babad na sa mga chemicals yung mga balat nila yun, at saka doon naman sa mga sensitive naman na parang konting product lang is namumula or nangangati na kagad, ito yung suitable talaga, kasi ito is hypoallergenic na product. So hindi porke na less lang yung ano niya, less fragrance, may amoy pa rin to, pero hindi talaga siya yung maamoy na maamoy, may kunting-kunting amoy lang siya. Tapos yung mismong product na to is hindi siya matapang, kasi talagang napaka mild, para kang ano, hindi rin siya bumubula, para kang, paano ko ba siya i-compare, para ka lang naghuhugas ng tubig. Parang ganun lang. Pero meron siyang konting agent na panlinis, na which is alam mo talaga na hindi talaga masasaktan yung mata mo kapag ito is pumasok sa mata mo. So, ito yung product na to. Kung i-compare mo yung mga product ng Cetaphil, napaka mamahal. Alam mo yun, parang ang liit-liit na lang na bottle, sobrang mahal. So, napaka hindi worth it para sa akin na bumili ng ganito, kasi depende kung mayaman ka. So, kung talagang afford mo naman, normally naman yung mga mayayaman talaga is ang mga tumatangkilik at bumibili nito, dahil sila rin halos yung nagkakaroon ng mga allergies na mga bat, which is kailangan talaga nila nito. So, pero try ko na din itong mga products na to. Pero nga pala, alam nyo ba, especially sa mga online sellers, ang daming nagkalat mga fake Cetaphil. Kala ko dati hindi to fake. Hindi siya totoo na may mga peking mga product, pero naka-encounter ako ng fake Cetaphil, at yung fake na Cetaphil na yun is ibang-iba talaga. Yung fake Cetaphil na yun is ang bango niya, tapos amoy ano siya, amoy tender care or parang ganoon, amoy pulbos. So aware lang dapat kayo sa mga product na mga online selling. So make sure lang talaga na bumili kayo sa mga legit seller. Kahit na sa Lazada, Shopee, meron din atang nagbebenta ng mga fake dyan. So make sure lang sa description nakalagay yung mismong yung brand is Cetaphil talaga, kasi iba kapag no brand, alam mo na, 'di ba? Hindi 'yun yung legit, o original product na gusto mo talagang bilhin. So, kung i-compare ko yung nabili kong fake dun sa ano, medyo okay lang din, pero hindi talaga siya yung ano eh, parang ibang product talaga siya, hindi siya Cetaphil. So, yun lang, nakaka-disappoint lang din. So, ang ginawa ko doon sa, ang dami ko parang binili na, sa 6 ata yun or 7-8, ganun kadami yung binili ko, plus fake lang pala. Ang mura kasi, ang original price kasi nito, napakamahal. Alam mo yun, napakamahal nitong Cetaphil, tapos ang liit-liit lang ang mahal. So, nag-try ako nito ng mga ilang months. So, kasi recommended or sinabi rin kasi ng co-work ko yun. Pero kung bakit hindi ko na siya tinuloy, though maganda naman siya, kasi nga hindi siya, wala siyang ano, hindi ka niya papaputuin, hindi ka rin niya, hindi naman din to pantanggal ng pimples. It just, alam mo yun, hindi siya talaga sensitive, or parang hindi niya i-harsh yung mukha mo, which is yun talaga yung nagkakos ng mga clogging skin, clogging ano, yung mga pores, tapos ano pa ba, hindi yun nagkakos ng mga redness. So yun, wala kang makukuha ng ganun, wala kang clogging or mami-minimize niya. Tapos wala rin yung redness or mababawasan niya, kasi napaka tender lang nung effect nitong Cetaphil. So itong Cetaphil kasi nito, so dahil sa sobrang mahal,
eh hindi na natin ma-maintain kasi parang siguro yung sa small bottle nakakaano ako nito eh mga 2 weeks or 1 month lang tapos bili na naman parang hindi ko ma-afford or afford naman pero parang hindi ko nakikitang worth it kasi meron pa akong hinihiling sa mga cleansing liquid or soap na kailangan ko sa aking balat. So meron naman tayong mga alternative which is yung mga Tender Care, Dove. Actually, ang ginagamit ko kayo is Dove. Hindi naman sa mas gusto ko yung Dove. It's just happen lang talaga na halos same effect lang din siya. So, maraming variant yung variant talaga. Basta maraming mga mapagpipilian na scent yung ano, or scent or basta iba-ibang klaseng Dove na pwede mong i-try which is talagang magandang-maganda improvement yun sa balat kasi same effect lang din siya ng Cetaphil. At saka ano po ba? Ang maganda kasi talaga sa Dove, mas okay yung ano niya eh. Kasi mga nagko-cost lang siya ng 60 pesos, 'di ba? Tapos mga ang tagal mo na siya magagamit, almost 1 month or more than 1 month pa kasi gagamitin mo lang naman siya sa face eh. Hindi ko siya ginagamit yung Dove sa buong katawan ko kasi yung buong katawan ko is siyempre mas gusto ko yung ano yung mismong Safeguard, mga Bioderm, mga ganyan, mga Spring, mga ganun ang gusto ko sa buong katawan ko para fresh at saka ano saka talaga matanggal yung mga ano balat kasi magkakaiba kasi yung mga balat natin sa katawan. So iba yung pang body, iba rin yung pang face. So make sure yung Cetaphil pala pwede siyang face and body. Pero my god naman kung gagamitin mo siya sa body, ay ang laki-laki ng portion ng body mo. So mabilis talaga siyang maubos, magastos talaga siya. Kung iyan mo naman sa Dove, pwede na yung sa Dove kasi ang mura lang niya. Tapos pwede talaga din mo natin siyang gamitin sa buong katawan. Ang downside lang para sa akin sa Dove kasi masyado siyang madulas after. Pero pwede mo naman siyang banlawan hanggang sa mawala yung dulas. Hindi siya yung parang may lotion effect. Kagaya ng ibang, ano ba yun? Yung mga body wash. Yung mga ibang body wash parang ligo ka ng shampoo eh. Parang ganun. So, yun lang din ang mga kocompare ko dito. Sa mga nagtatry na rin ng Cetaphil, keep it up lang din kasi maganda talaga yung Cetaphil na yan. It just happen lang talaga na hindi ko talaga siya ma-maintain at saka hindi ko pa rin ma-afford, parang hindi pa sa akin worth it yung price na binibigay nila. Hopefully magkaroon sila ng mas mura na price para yan na talaga yung gusto kong, yan na yung gagamitin natin. Okay, kung nakarating ka po sa part na to, don't forget na rin po to subscribe, click nyo na rin po yung notification bell. Tapos kung gusto nyo po magpa shout out, comment nyo lang sa baba yung name niyo or sabihin nyo po pa shout out po ganyan. Tapos abangan nyo po yung magiging paraffle or giveaway ko sa channel na to once na nag-launch na ako ng talagang official opening ng aking channel. Pero as of the moment, ganito lang muna tayo since tayo po lang ay nagpa-practice magsalita lahat-lahat. But we're all almost there. Nag-hahanda na rin tayo sa mga official intro-outro natin. Okay, sige po. Salamat po at hanggang sa muli.